Magandang araw mga kalapatids at mga amigo. Welcome back to Punong Ministro Love TV. Okay mga kalapatids at mga amigo, samahan niyo ako. First training ng ating mga new YB. Let's go! Mamba, no? Yung side lang lalagyan natin, no? Hindi natin lalagyan yung kabilang side. Tapos papakwalan natin sila. Tingnan natin kung ano ang gagawin nila kapag may tape yung pakpak nilang kalahati. Right? Tara! Yan mga kalapit sa isang pakpak lang lalagyan natin sa kanila, pero apat na pakpak, no? So yan, isa lang. Tingnan natin kung ano ang mangyayari kapag wala tayo ng isa lang na kanya. Alright? Alright. Sunod natin itong si Blue Bar, no? Si Bochok Wan. Alright? Yan. Sunod natin. Ayan mga kalapatid, so talagyan na natin si Bochok Wan, no? Okay, sunod natin yung iba. Okay, sunod naman natin ang ating stitchel bout, no? Lagyan natin ang tape din dito. Alright. Okay, sunod naman natin si Bochok to, no? Ayan, oh. Right, si Bochok to yan. Sunod natin. Okay. Alright. So ito, lalagyan natin ulit siya. Ayan, lalagyan na, no? So ito, yung experiment natin na to mga kalapatids, ay papakawalan natin sila, no? Pagkalagay natin lahat, sabay-sabay natin silang papakawalan. Alright? Ayan. Okay, ito naman ating Biderman Vandenbroek. Ayun, ating pag-gift bird, no? So hindi pa napipikap ito mga kalapatids. Ayan, no? Ilap-ilap pa konti, no? So ayan, hindi malaki na. Right, part na rin na ang training natin dito yan kasi hindi pa naman nila makukuha. So, kasi training na rin natin. Right? So, lalagyan natin ang tape niyan. Kasi baka mag-overfly na naman mga kalapati pag nakawala, mainaw na may tape yung pakpak nila. Right? So, ayan, lagyan na natin, no? Okay. Tapos ito mga kalapatid, yung kapatid ng para-apple natin, ano? Na 1,000 subscriber, no? Ayan yung kapatid niya, no? Alright. So, ayan. Lagyan natin din ng tape. Ok,
Okay, ginagawa natin to para mag-iwas overfly kahit pa paano, no? So, kabyak lang lalagyan natin, mga kalapatids. Alright? So, ayan. Alright. Ito naman, yung kapatid ng stitch albat, no? Alright. So, magaling na siya sa bulutong. Ayan, no? Wala na, no? So, balik alindog na siya uli, mga kalapatid. Ganun ba? Yan, may puti sa bakpak, no? So, lalagyan din natin to, mga kalapatid, no? Okay. Iwas overfly tayo, mga kalapatid. Sayang yung mga ibon natin, nag-overfly lang. So, kailangan lagyan natin ng ganito. Alright. So, ayan o. Mga kalapatid, sa ating mga amigo, no? So, ayan na nga. Lagyan na natin na. Kitang-kita nyo. So, kabyak ng pakpak lang. Hindi pa naman ito tataas ng lipad eh. A few moments later. Mga kalapatids, yung ating mga YB, no? Sa unang tingin niya parang hindi nakatape yung kanilang mga pakpak, no? Pero nakatape na po ang isa sa kanilang mga pakpak dyan, no? Testingin lang natin kung isang pakpak lang ba eh kaya nilang makalipad o makataas ng lipad dito sa ating cage o sa ating loft, or kakailanganin natin dagdagan pa yung kabilang pakpak lalagyan natin. Alright? Eh mga kalapatid, yung huling silip nyo sa ating mga YB, no, kasama yung ating black mamba, no, maliliit pa sila, hindi pa sila masyadong matured. Ngayon, malalaki na sila, mga kalapatid. Yan na sila, oh. Matured na sila. Right? So, tingnan natin kung sila ba ay lilipad na mataas or tatambay lang sila. Ha? Papakawalan natin sila, mga kalapatid. Unti-unti lang, unti-unti lalabas yan. Yan na, sa gilid, dadaan niya, mga kalapatid. Discover ng daan niya sa isa nila. Alright? Testing lang natin sila, mga kalapatid. Sila ba ay kaya nilang makaangat kapag ganyan na may tape yung isang bakpak nila. Alright, yan. Tingin ko, mataas pa rin itong makakalipad eh. Lalaki ng bakpak nila. So, testing naman natin tatlo, mga kalapatid. Makakalipad. Ayan, apat. Apat sila, no? Ayan, sama natin yung kain lang nakawala, no? Matagal na ginamot natin yung isa na yun. Bata pa lang, nagkabulutong na siya, no? So, ayan. Recover na yan. So, titingnan natin kung pag nakakawala sila, ay lilipad ba. Alright? Ayan. So, ayan lang din pala sila. Pero ito, mga kalapatid, talagang yung cage nila na to, pang training na talaga to, mga kalapatid. Nakakakaba, pero wala tayong magagawa eh. Training yan eh. Alright? So, dyan lang muna sila. Dyan lang muna sila. Andyan pa rin yung kay Chino, tsaka kay Mark, no? Andun yung isa. Hindi ko pinakawalan. Ito yung isa. Yung pag-deep bird natin sa 1,000 subscribers. So, ito mga kalapatid. Ayan. At tapos ito yung isa, may pwede sa pakpak na yan. Ayan, pag-eat bird natin yan sa mantang subscriber. Sana huwag mag-overfly. Ako, pag nag-overfly, magpapalit tayo ng ating pag-eat bird. Ayan, mga kalapatid. So, hindi pa natin tinetesting na makawala pa yung tatlo, no? Baka kasi kung saan sila pumunta, malilikot yung tatlong naiwan na yun, eh. Alright, so ayan sila. O, ganun lang din naman pala gagawin nila. Hinihingal-hingal natin. So, pakawalan pa natin yung tatlo, mga kalapatid, no? Para masaya. Para may exciting. Alright? Ayan. Dadaan yung tatlo na yan sa gilid. Ayan na. Look nyo, mga kalapatid, no? Ito eh, nakakatakot. Nakakakaba. Ayan. Palilikot yun eh. Dalawang beses na nakawala ito, mga kalapatid, sa lahat yan. Nag-review ako sa CCTV, inaabot sila ng 30 minutes dito sa labas, hindi ko napansin, mga kalapatid, sa nang makita ko, matagal na silang nandito sa
ating loaf na yan, sa bubong ng loaf na yan, nandyan sila sa bubong na yan. Pumunta dito, dyan, sa taas na yan, tapos bumalik ulit dito. Yan mga kalapatids eh, nakakapapalan. Mga ganito nga, siyempre, tayo nag-uubog dyan eh. Tayo nag-experiment ng kanila mga bloodlines, no? Ayan. Alright, so itong dalawa, wala pang kamali-mali na pwede na silang mawala doon sa gilid. Yan na, si Bocho Buwan. Ito si Bocho Buwan, yung mga kalapatid, ang lahi nito, umaangat agad ito, mga kalapatid. Fiber mong bandang bro. Naka-ano siya, naka-line siya sa jansi natin. No? So ito, yung lumbar na ito, sumisibat ito, yung lahi nito. Kaya lang, hindi nawawala. Yung mga anak ng nanay niya, yung mga kapatid niya, walang training, sumibat agad, bumalik din. So walang ka-training-training yun, mga kalapatid, pero bumalik. Eh ito, nakakakaba to eh. Mga in-invention ko yung mga bloodlines yan, mga kalapatid. So nakakakaba na nakakatakot talaga to. Dahil pagka umangat ito, sabagay, may tape nga yung pagpapero ng mga malalakas mga kalapatid na lumipad ha. Yung paghuli na lang dyan mamaya, ang pupulungahin ko. Alright. So ayan mga kalapatid, sa kaya na, napag na, napag na yung blue bar na mahilig umangat. Nakakakaba na nakakatakot itong pinginawa ko na to. Pero testing lang natin, ano? Kasama si Black Mamba yun. Natapos yung pang-anim na to. Kasama dyan yung pag-i-bird natin sa 1,000 subscriber, no? So, ayan sila. Pag nag-overfly, palitan na lang natin. Let's go! Watch this! Ayan na. Nakawala na si Black Mamba. Mga kalapatids at mga amigo. Nakakarawa ba itong ginawa ko na to? Alright? So, ayan sila. Pasyal-pasyal lang mga kalapatid ha. Ayan na yung ating Black Mamba ha, mga kalapatid. So, tingin ko yung Black Mamba natin, babae. Tapos yung pag-give birth natin, parehas babae din. Kay Chino at kay Mark. Ayan o. So, ayan mga kalapatid, sinama ko na sa training kasi batch nila yan eh. So sinama ko na yung pag-give birth natin. Pag yan eh nag-overfly, papalitan ko na lang Chino and Mark ha. Yung training ko na kasi ano na eh. Mapapaglipasan na sila. So, andyan na sila. Alright, mga kalapatid sa mga amiga, no? So, yan lang naman pala gagawin nila. Magtatambay lang. Kasi matagal na nilang gusto makawala dito sa kanilang cage, no? So, tingnan natin. Mga kalapatid, andyan yun, dalawa kong stitchel bout. Magkapatid yun. So, eto yung isang stitchel bout ko. Yan. At saka, ito. Alright? Ayan sila. Teacher bounty yung dalawang yan. Alright. So yung may puti sa pakpak na yun, pag-i-bird natin sa 1,000 subscriber, no? At saka ito. Ayan, magkatabi na yan. Alright, mga kalapatid. At si Bochog 2, nandito. Alright, si Bochog 1, ito. At si Black Mamba. Alright? Ayan, mga kalapatid, para kilala nyo na sila. Medyo matagal-tagal ko sila hindi na i-vlog mga kalapatid na kasi nga inodokumento ko yung mga magiging buhay nila eh, silang pito. So yung dalawa nga dyan ay mapupunta sa ating 1,000 subscriber, no? Ayan sila, masigasig. Yung iba dyan mga kalapatid na bulutong pero recover na, natuyo na yung mga bulutong nila, lalo isang pag-i-bird natin, no? May bulutong yun pero natuyo na rin mga kalapatid to. Yan. Kaya nyo mga kalapatid, di ba? Umaangat na sila. Ganyan lang yung mga kalapatid. So maya maya, huulihin na natin sila. At ako'y kinakabahan. Baka mag-overplay pa sayang. Alright? So tinesting ko lang yung isang pakpak na lagyan ng tape, no? Mga kalapatid, kasi nga sa bata nila na yan, titingnan ko kung sisibat agad. No? Kung tayo ba ay pipitigan nito. Pero sa nakita ko, pag kami tape yung pakpak na kahit yung isang bahagi lang ng pakpak nila, hindi nila magagawa. Pero malakas pa rin lumipad. Alright, pero mas maganda nagtitraining talaga mga kalapatid yung batang-bata pang ganito. Yung hindi pa masyadong ganito kahaba yung mga pakpak. Mga 1 week, i-adjust nyo sa 1 week yung mga ganyan. Upang nang sa ganun ay
yung gagawin ninyo dito ng proseso ng pagte-training ay hindi kayo masisibatan. Ganun ang maganda talaga. Kesa yung may edad na, yung may kulay na yung mata, talagang malinaw na malinaw na yung mata. Yun, pag yun ay nagpisa kayo mag-training dog, may potential na makapag-overfly yung mga yun, mga kalapatis na. So dito tayo ay ginagawa natin to upang kahit pa paano ay maiwasan silang mag-overfly, right? Ayan mga kalapatis na. Iwasan natin mga kalapatids yung mag-overfly. Yung mga batang ganyan, hindi ako sanay magpaawala ka agad ng ganyan mga kalapatids, no? So malakas lang ang loob ko dahil nga mga kalapatids ay nilagyan natin ng tape yung isang bahagi ng pakpak nila, no? Kung walang tape yan, hindi ko papakawalan mga kalapatids kasi siyempre, no? Sayang yung mga linyata niyan, mga good line. Mga good line yan eh. Yung mga linyata niyan, delikado. Sila mga kalapatids. So, ganun lang naman pala ang gagawin nila, no? So, pwede na araw-araw natin silang papakawalan upang masanay dito sa lugar natin, no? Ayan. Alright. Many, many minutes later. So, nahuli ko na ngayon ating mga YB, no? Pinag-training ko sila dito na may tape ang mga pakpak nila, no? Pero, imbis na dalawa ang lagyan natin sa kanilang mga pakpak, ginawa natin isa lang, no? Na-testing lang. Pero ang maganda doon is magbabait pa rin sila talaga. So hindi sila tulad ng iba na pag nakawala, lipad agad. So ito, nahuli ko pa sila. Isa lang yung medyo lumipad, no? Si Bochog 2, yung checkered natin, no? Mangat pa doon sa bubong, pero bumaba din. Alright? Ito yung huli ko na dakma, no? O yan, si Stitchelbot at saka si Black Mamba, no? So dinakma ko lang sila dyan, nagpahuli naman agad. Alright? So that's it for today mga kalapatid. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay na-excite kayo sa aking ginawa. At kahit papano ay may natulong ako sa inyo on diskarte o may naitulong ako kahit papano sa inyo ng konting diskarte, no? Kung paano natin magagawa na hindi mag-overfly ang ating mga YB, no? Simula sa unang araw ng kanilang mga training, no? At yun nga, ginawa natin yung training na kakaiba, walang viewing, diretso pakawala agad mga kalapatid, pero ganun talaga. Kailangan masanay sila na nakakawala lang dito, right? So yun, bukas ulit, i-training ulit ko sila. Alright, so pasok na natin doon. Thank you. And that's it for today mga kalapatids at mga amigo. Sana nag-enjoy kayo sa aking vlog for today at medyo kinabahan din mga kalapatids kasama ko sa aking ginawang pagka-training sa aking mga new YB, no? At maraming salamat sa inyong panonood. And see you in my next video. This is Puno Ministro. Love TV. God bless. Thank you.